Di ba ang bilis niyo makagawa ng report no worst ng Philippines when it comes to education? Or that hindi talaga safe sa Pilipinas? Alam niyo yung katotohanan? Hindi talaga safe ang mga terorista, mga drug lord, mga tampalasan, mga bobo at dilawan sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil unti-unti na silang tinitiris na parang mga ipis. Sa katotohanan niyan, ang dapat matakot sa susunod ng Duterteng maging presidente, ang mga taong gustong-gustong matalo ang Pilipinas. So, kumusta naman ang Operation Delta ng CPP-NPA-NDF? Patayin yung pag-usapan. Ba't mas focused kayo na magva-vice president si President Duterte? Di ba kayong mga CPP-NPA-NDF gusto nyong pagpapatayin mga spokesperson ng NTF-ELCAC? Bakit? Dahil hindi nyo madaan sa defund? Dahil hindi nyo madaan sa kung ano-anong propaganda dahil nakikita na ng Pilipino ang kabulastugan ng CPP-NPA-NDF? Kumustahin naman natin ang traidor ng Pilipinas? Yung abogagang walang kasong na ipapanalo na nasa TikTok na mas marami pang filter kesa mukha. Alam niya ang Operation Delta. Alam niya ang plot ng CPP-NPA-NDF na pagpapatayin ang mga spokesperson. Walang magsasabi na hindi totoo kasi silensyo ang mga ipis na may mga pakanang di maganda. Kaya ngayon, ingat sa mga plano nyo. We are watching you. Stop with the politics and the black propaganda. Because whether you like it or not, the Aguila said yesterday that she might look into it and she's open to run for president. Hadlock na mo no. Stroke nagsugod no. Ingat, pay your PhilHealth and your St. Peter in full. You'll need it. Bye!